Binunyag ni Justice Secretary Jesus Crispon Remulla na nasa Timor-Leste si Suspendidong Negros Oriental Rep. Arnie Teves, ang tinuturong mastermind sa pagpaslang kay Governor Roel de Gamo. Ayon kay Remulla, nalaman nilang nasa Timor-Leste si Teves matapos silang alarmeyan ng Department of Foreign Affairs, DFA. There is already an alarm sounded off every time he enters another country. All countries inform the Philippines if that person enters the boundaries of that country, wika ni Remulla. Lahad pa ng kalihim, humihiling ng proteksyon si Teves sa gobyerno ng Timor-Leste sa pamamagitan ng asylum. Dahil dito'y umaksyon ang Department of Justice, DOJ, at sumulat sa DFA para ipabatid na may hakbang na sila para ituring ng terorista si Teves sa ilalim ng Anti-Terrorism Act of 2020. It is respectfully requested that this latest updates be relayed to our good ambassador to Timor-Leste, ayon sa liham ni Remulla sa DFA. Matatandaan na lumabas ng bansa si Teves bago pa ang pagpatay kay de Gamo. Hindi na ito bumalik sa Pinas sa kabila ng pagpapatawag sa kanya ng Kongreso, dahilan niya ay may banta rin umano sa kanyang buhay. Inulan ang komento sa social media ayon kay Yao Jo. Kung ordinaryong tao yan ang gumawa ng kasalanan, matagal na yan bogbog sarado at nakakulong na yan sa city jail. Iba talaga ang bilyonaryo daming binayarang abogado, binayarang vlogger, binayarang media para ipagtanggol siya. Only in the Philippines. Dagdag din ni Ronaldo Bilyonor. Puro ka press release ano silbi mo bilang DOJ Secretary kung hindi mo mapabalik sa bansa si Teves Haboyang Remulla, wala kang silbi, mag-resign ka na lang gunggong. Ayon din kay Hormilo Segav. I don't get it, cancel his passport, he won't be able to use his passport. National Center for Mental Health Sinabon ng mga senador dahil sa katiwalian umano sa loob ng ahensya. May nakalapang detalye si Bombo JC Galvez. Sinabon ni Senador Rafi Tulfo, opisyal ng National Center for Mental Health Medical Center Chief Dr. Noel Reyes dahil yan sa katiwalian sa ahensya. Kinuwestiyon ang mambabata si Dr. Reyes dahil sa itinalaga niya sina Dr. Beverly Azucena at Dr. Aldin Cuyos sa mataas na posisyon sa kabilaya ng sinampan ng patong-patong na kaso sa ombudsman ng dahil sa katiwalian. Itinalaga kasi ni Reyes si Azucena bilang Chief Medical Professional Staff at OIC Chief ng Bids Committee naman si Dr. Cuyos. Ipinunto pa ng senador na ang nagsampa ng kaso sa kanila na si Dr. Roland Cortez ay pinaslang matapos isiwalat ang katiwalian sa National Center for Mental Health. Inilantad ni Tulfo na nasa likod ng outsourcing ng food sa National Center for Mental Health ay sina Azucena at Cuyos na muna'y magkasintahan kaya mula sa 80 million pesos umabot sa 250 million pesos ang pondo para sa pagkain ng mga pasyente ng National Center for Mental Health. Ipinunto pa ng senador na sa unang taon lang nagkaroon ng bidding sa pagkain at sa mga sumunod na dalawang taon ay renewal na lamang at wala ng bidding kaya umabot ito sa 250 million pesos na anya'y malinaw na isang katiwalian. Iniyag pa ni Tulfo na binabalasubas pa ang pagkain ng mga kawawang pasyente dahil kulang na kulang ang supply sa kanila. Git pa ng senador ang madalas sa pag-abroad ng dalawa kung minsan kasama pa si Dr. Reyes. Ibinulgar din ang mababatas ang conflict of interest sa psychiatric facilities na ginagamit sa National Center for Mental Health na mula sa Sunshine Recovery na pagmamay-ari nila Dr. Reyes, Dr. Cuyos at Clarita Avila. Si Avila na dating Administrative Support Service ng National Center for Mental Health ay ang lumalabas na mastermind sa pagpatay kay Dr. Cortez matapos na ituro ng mastermind. Si Avila ay kinasuhan din ni Cortez sa ombudsman ng malversation funds kabilang sina Azucena at Cuyos. Sa kabila nito, dodotanggi naman si Dr. Reyes na sina Azucena at Cuyos ang nasa likod ng outsourcing ng food sa National Center for Mental Health kundi ang yumaong si Dr. Cortez na ikinairita ni Tulfo dahil napas lang ng tao sa paglalahad ng katiwalian at siya pang idinidin ni Dr. Reyes sa kabila ng malabo na may pagtanggol sa sarili dahil sa pinapatay ni Avila. Nung kayo po ay tumating dyan sa NCMH, marami po kayo nakita mga katiwalian, kalokohan, kabaluktutan. Granting totoong sinasabi nyo, meron po mga in-implement dyan si Dr. Cortez na mga hindi tamang sistema. Mali. You have to correct it. You're now the boss. You're the head. And you can make those corrections. Kasi nakita mo na mali. Bakit may pagpapatuloy? Eh mali na nga, di ba? And my recommendation to you, for God's sake, itong mga alipores mo na mga kaibigan mo na you go a long way, please, saka na po yung kaibigan. Unahin po natin yung serbisyo sa bayan, yung kapakanan ni Juan, especially yung mga pasyente niyo dyan.
huwag niyo po muna ibigay itong mga sensitibong posisyon sa mga tao na noong mga panahon ay nasasangkot, na involved sa katiwalian. Marami pa naman pong taong qualified eh. Para sa bumiyahe na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungong Indonesia kung saan dadalo siya sa 2023 ASEAN Summit. Isusulong ng Pangulo ang interes at proteksyon ng Pilipinas. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kanyang partisipasyon sa ASEAN Summit 2023 na gaganapin sa Indonesia ay magbibigay proteksyon sa interes ng Pilipinas. Sa departure speech, sinabi ng Pangulo na pangunahing layunin ng kanyang biyahe ay makamit ang hangarin na mapagpatuloy ang pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa, seguridad sa pagkain at enerhiya, at pagsusulong ng mas malagong kalakalan at pamumuhunan. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Importance of strengthening cooperation in the BIMPIAGA sub-region to sustain its thriving economy. The strong partnership between the executive and legislative bodies of ASEAN, the pivotal role of private sector and the youth in advancing growth and shaping the future, as well as a future direction of the ASEAN vision. I look forward to our productive engagement with our ASEAN, but to our always productive engagements with our ASEAN partners. This is a continuation of the process that we had begun. We are deriving from the idea and the principle and the concept of ASEAN centrality in the face of the challenges that we have to answer, not only as single nations, but as this political aggregation that is important. Inihayag din ng Pangulo na kabilang din anya sa layunin ng biyahe ay masigurong malalabanan ng bansa ang transnational crimes tulad ng trafficking in persons at protektahan ang migrant workers na naiipit ng krisis sa ibang mga bansa. Ayon pa sa Pangulo, inaasahan niyang magpapalitan sila ng mga leader ng ASEAN ng mga pananaw sa mga napapanahong usapin na pareho silang may concern o interes tulad ng development sa West Philippine Sea, sitwasyon sa Myanmar at mga major power rivalry. Sa gaganaping 42nd ASEAN Summit, sinabi ng Pangulong Marcos na makakasama na nila ang leader ng Timor-Leste. Ito anya ang unang pagkakataon na sasama ang Timor-Leste bilang observer. Ayon sa Pangulo, umaasa siyang magkakaroon sila ng bilateral meeting ng mga leader ng leader ng Timor-Leste upang mapag-usapan ang kanilang mga prospective membership sa ASEAN. Muli, pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. This ASEAN summit is clearly manifesting, it is once again towards economic growth. And to recognize that ASEAN and Southeast Asia have been the partners that the other parts of the world, and I speak therefore of India, I speak of China, I speak of European Union, the United States, Latin America, even some elements of Africa, look to Southeast Asia as the growth center for the global economy. And that is why it is very important that we go and continue to discuss amongst other ASEAN leaders of all the member states on how we can maximize and find that extra energy, that synergy from our working together.